Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Pinupuri ka namin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito ay pinagkakaloob mo sa amin upang ang spiritual na pagkain na mumula sa iyong mga salita ay mabinhian ang aming puso. Ito po ang pinakamahalagang biyaya na maaari mong ipagkaloob sa bawat araw. Ngunit bago kami magpatuloy sa pakikinig ng iyong mabuting balita, lumapit kami sa iyo na may kababaang loob, humingi ng paglilinis sa aming mga karamihan. Muli, Panginoon, ang iyong banglingkod ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Gayon din po ang makakasama ko ngayon sa pagninilay ng Thursday Gospel, Panginoon, sa Brother Francis Serinco. Panginoon, kami, linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan at kababaan ng loob na ipahayag ang iyong mensahe sa mabuting balita. Panginoon, gamitin mo lamang kaming instrumento, ang aming tinig, ang aming isip. Ang iyong banal na espiritu ay pagkapuspusin po kami. Sa mga oras na ito, your prophetic voice, Lord, ang mangusap sa amin, sa bawat isa po sa amin. Ngayon din po ang dalangin ko sa mga karinig ng mabuting balita. Lahat po kami pagod physical, sa buong maghapon, pero ang iyong mga salita ang magbigay sa amin ng kapahingahan. Ang mga hinaharap namin mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, nawa magkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga salita ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga darating pang minuto. Ikaw po ang mabigyan ng parangal. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang bida sa Facebook live na ito. At maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na online tigil na ipinagkakaloob mo. Na ginagamit mo po ang social media upang isa ganun. Ano man ang ginagawa namin, ay maalala namin ang mapagmahal mong papapaalala sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, ang tungkol sa mensahe sa mayaman at kay Lazaro ay magbigay sa amin
ng pagpapaalala na ikaw ang tunay namin kayamanang Panginoon. Paghanda namin sa muli mong pagbabalik. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Ang mayaman na si Lazaro. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro. Tatad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, habag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalis siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi na makaparian at ang mga narian ay hindi na makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang pabalaan sila at nang hindi sila mantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang sinulat ni Moises ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugod niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalakay nila ang kanilang kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung kaya nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita every day. Huwag po tayo masatisfied na tuwing Sunday lang po tayo nakaharinig ng
Word of God. Kasi araw-araw naman po tayo nagkakasala. So kailangan po ang ating espiritu ay tinatawag na meron tayong spiritual food. And of course, ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ngayon po, maraming salamat sa Panginoon, no? February 29 na. Leap year, no? Bihira yung 29 na. Every 4 years yan, eh. So, February 29, napaka-special pa ng araw natin ngayon. Sapagkat February 29 at ang Thursday Gospel ang ating pong pangninilayan. At yung pagbasa po nga ay nagmula kay San Lucas, chapter 16, verses 19 to 31, tungkol sa mayaman at si Lazaro. At ngayong gabi po, ay makakasama natin si ang isang matagal nang naglilingkod sa Panginoon, si Brother Francis. Magandang gabi po sa iyo, Brother. Magandang gabi din po, Sister Angelica. At magandang gabi po sa mga nakikinig po sa atin lahat dyan sa atin live streaming ngayong gabing ito. Yes, pwede na po kayong mag-start. Ayan, maraming salamat po. Mag-share screen po ako, sis, ha? Ah, sige, sandali. Tatanggalin ko share screen ko. Click ko ito. And... okay, pwede na po. Ayan na. So muli po, magandang gabi po sa atin lahat. Saan man kayo naroroon ngayon, live. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. At welcome po muli sa atin pakikinig at pakikisalo sa Word of God. At ang ating pong binasa kanina ni Sister Angelica po ay tungkol sa ang mayaman at si Lazaro. Lalahanin po natin sa gabing ito, tayo po ay nasa panahon ng ating simbahan na kung saan nasa Lenten season po tayo kahit bago po magsimula sa ating reflection sa ating gospel for today. Reminder lang po, 3 disciplines ng ating simbahan during Lent. Disiplina. Disiplina din po pag may time, no? Ano po yung disiplina ngayon? Pag pinag-uusapan po tungkol sa disiplina, naaalala ko po kasi dito sa aming lugar, malapit kami sa kampo, eh. Kampo ng mga sundalo. Naaalala ko po na kapag mga sundalo, mga armed forces of the Philippines, talagang disiplinado yung mga yun, no? Yan po ang akin code kapag pag-uusapan po natin ay tungkol sa 3 disciplines of Lent, Armed Forces of the Philippines or AFP. Ano ba yun AFP? Madaling tandaan lang po, AFP, yan po ang 3 disciplines during Lent. At ang AFP ay A, almsgiving, kawang gawa, F, fasting, pag-aayuno, kasama na rin po dyan ang abstinence. Kaya paalala po, bukas, Biyernes, ha? Friday. Friday po, abstinence po tayo pag Friday, all Fridays of Lent. Kaya hindi tayo magkakarne bukas. Kung talagang hindi maiwasan, palitan na lang po natin ang almsgiving or other disciplines. At yung pangatlo po ay P, prayer. So, laliman po natin ang ating panalangin, ating buhay panalangin. Deeper prayer life, ang ating pong regular prayer every regular season ng simbahan, regular days or other days bukod sa Lent. Kung umaabot po tayo ng 15 minutes, double it siguro natin, di ba? Gawin natin 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, isang oras. Importante po is to deepen our prayer life. So yan po, AFP, almsgiving, fasting, at prayer. So dito po tayo mag-re-reflect sa almsgiving. Unang-una po sa aking pong outline sa gabing ito, marami po akong isi-share ng mga gospel verses or Bible verses. Sa Luke chapter 12 verse 15, napakaganda po na sinabi ng ating Panginoon Jesus dyan. Kung mababasa po natin, nakalagay doon. At sinabi niya si Jesus, sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Magandang sukatan po ito kung atin pong pag-uusapan ay spiritual life, hindi pala sa dami ng ating mga ari-arian o kayamanan. Sa dami po ng ating mga naipon, hindi po doon nakabase ang uri ng ating pamumuhay. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Hindi po sa ating mga ari-arian, mga naipon, kayamanan. So dito po tayo magsisimula sa verse na ito. Mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Minsan po ako'y napupunta sa mga squatter area, minsan naman sa mga mayayaman na area, mga mayayaman lugar, at hindi naman po lahat, oh, pero minsan napapansin ko kung sino pang mga mayayaman, sila yung laging malungkot. Hindi lahat, ha, pero meron ako mga experience na ganun. Pero pag pumunta ka sa mga depressed area, depressed, no?
yung mga squatter area, depressed daw, pero pag pinuntahan mo yung mga bahay nila sa loob ng tahanan, para mga hindi depressed. Bakit po? Kasi po hindi sila nakaslalay sa kayamanan. Sila po ay, yung mga mahihirap na pinupuntahan kong yon, sila po ay nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoon, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit po? Because money has the ability to blind us. May kapangyarihan ito para bulagin tayo at patigasin ang ating puso. Dahil po sa pera, dami nag-aaway-aaway dyan eh. So, balikan po natin ang ating gospel for today, ang mayaman at si Lazaro. Tingnan po natin yung letrato. Minsan pag-recollection, isang picture lang ganyan. At magninilay-nilay tayo, isulat natin mga anong nakikita natin, mga mensahe. At dito natin mapapansin, tatlong karakter, yung mayaman, si Lazaro, at may isang alagang aso. Ayan po. At itong mayaman na ito, sa Latin, ang tawag sa kanya, traditionally speaking, ay si Divis. Parang dive, no? Nagda-dive ang spelling. Divis. Na ibig sabihin sa Latin ay rich. Kaya traditionally speaking po, ang pangalan niya sa ating simbahan, binigyan siya ng pangalan na Divis. Pero hindi ho nakasulat sa Bible yon. Dahil sa Latin po, ang ibig sabihin ng Divis ay rich man or mayaman. At si Lazarus naman, sa Hebrew, Greek at Aramaic, ang ibig sabihin pala ng Lazarus ay God is my help or God has helped. Tinutulungan ng Diyos, no? Inaalalayan ng Diyos. Inaabot ng Diyos ang kanyang kamay para iahon at tulungan ang mahirap. At sa Latin, ang ibig sabihin ng Lazarus ay leper. Or may ketong, kaya't malamang, nung binasa po natin kanina ebanghelyo, dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat, malamang siya ay may ketong. Or isang sakit na talagang kinakain unti-unti ang kanyang pangangatawan. So mapapansin po natin yung contrast, mayaman at mahirap. At meron pong reality na nakakalungkot sa mundo. Ano po yun? Usually po ang mga mahihirap at mga mayayaman, although hindi naman po lagi, pero kuminsan po ang mga mahihirap ay laging discriminated. Dito ang mahihirap, doon ang mga mayayaman. May naalala kong simbahan, napakagandang simbahan sa New Manila. No? Mga nagbabantay ng mga sasakyan, yung mga watchboy, yung mga nagtatraffic ng mga sasakyan. Minsan narinig ko sila nag-uusap-usap. Ang sabi ng isa, kita mo, yung mga nagsisimba dito, puro mga mayayaman. Sa isip-isip ko, pwede naman sila pumasok. Siguro lang nahihiya dahil yung suot nila, pero kuminsan talaga ito ay isang sad reality sa buhay. Minsan ganyan. Tinan po natin larawan. Minsan po, ine-exploit ang mga mahihirap. Minsan nagdo-donate, pero anong dahilan kung bakit magdo-donate? Para sumikat, maipost sa social media. Ang hirap sa panahon natin ngayon, no? Social media. Kaya sabi po ng Ebanghelyo sa Gospel of Matthew, kung naalala ko lang po, no? Nakalimutan ko yung exact verse, yung exactong verse po nakalagay doon, huwag mong ipapaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay tungkol sa kawang gawa. Minsan kasi, no, may napupunta ng mga simbahan nakalagay sa isang statue, saint, ganyan. Uy, ito pala ang itsura ni Saint Bernadette. Maya-maya, lilipat ako ng ibang estatwa or ibang larawan nakalagay si Saint Catherine. Uy, ito pala ang itsura ni Saint Catherine. Maya-maya po ay may pinuntahan ako isang statue nakalagay doon sa baba, donated by. Meron palang saint donated by, no? Nakalagay donated by. Hindi lang binigyan yung pangalan ng santo, kaya hindi ko alam kung anong insure ng santong yun. Or pangalan ng santong yun. Kaya minsan, eto pa, exploitation. Nagbubulag-bulagan sa lagay ng mga mahihirap. Kaya, unang panginilay po natin. Alalahanin po natin, walang sinabi si Jesus na masama ang maging mayaman. Eh, lahat naman siguro tayo gusto natin yumaman, di ba? Sa tamang pamamaraan, syempre. Again, wala pong sinabi si Jesus na masama ang maging mayaman. Pero may sinabi si Jesus sa Mark chapter 10 verse 23. Nakalagay po doon, tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Wow! Babala po sa mga mayayaman.
Hindi naman po sinabing imposibleng pumasok, pero mahihirapan. Bakit? Dahil kuminsan po nagiging kaagaw ng Diyos ang kayamanan ng mundo at ang kanyang kaharian. Minsan namimili tayo. Halimbawa, Linggo dapat magsimba. Hindi nakapagsimba dahil nag-overtime. Hindi nakapagsimba dahil nagtrabaho. Although may ipon na gusto pa magtrabaho para kumita ng limpak-limpak na salapi. E kung meron na po tayong ipon, meron na tayong kinita, ialay naman po natin ang araw ng Linggo para sa ating Panginoon Diyos. Yun ang isa sa mga pamamaraan kung saan natin makikita na nahahati ang ating focus sa Diyos o sa kayamanan. Kahit kumisan, mahirap talaga ang maging mayaman dahil po nagiging kaagaw ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang pera kasi kuminsan nagiging attachment yan eh. Focusing on earning more. Minsan kasi lagi tayong hindi kontento, discontented. Kaya sabi ng ating Panginoon, napakahirap. Sana sinabi na lang niya, no, mahirap. Kaya lang nakalagay dito, napakahirap para sa mayayaman ang mga pasok sa kaharian ng Diyos. Pero wala siyang sinasabing masama. Kung mayaman tayo, aba may utos po ang Biblia kung tayo po ay may kaya sa buhay. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Ang dami kong verses, no? Ayan. Ang sabi po rito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa atin kasiyahan. Aba, nagbibigay din pala ang Diyos para sa ating kasiyahan, hindi lang para sa ating mga pangangailangan, pero para din maging masaya ang bawat isa sa atin. At eto pa ang sabi ni San Pablo, bili niya kay Timoteo, sabi ni San Pablo, kung itutuloy po natin ang pagbabasa, nakalagay dyan, utusan mo silang gumawa ng mabuti. Sino raw ang uutusan? Yung mga mayayaman sa material na bagay. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Ayun pala ang dapat maging kayamanan ng isang tao, mabubuting gawa. Nakarami na ba tayong mabuting gawa sa araw na ito? Dumami na ba? Naipon na ba natin yung kayamanan ng mabuting gawa? Tuloy natin pagbasa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ayun pala ang utos sa mga may kaya sa buhay. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Although marami akong kilala mga mayayaman talagang matulungin, regular na nagdo-donate sa simbahan, pero may mga iilan din ako nakikilala na kupo. Atin-atin lang po ha, ang kukuripot. Pardon me for the word, no? Minsan mag-aabot na lang, may sermon pa eh. Ano naman kailangan mo dito? Bakit nandito naman? May kailangan ka na naman, di ba? Alam mo, nakadak ng dakdak, tapos mag-aabot naman pala ng tulong. Dinaan pa sa dakdak, dinaan pa sa sermon. Pero ang sabi po rito, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Hindi lang po sa mga mayayaman. Dahil po, pati mahihirap, kaya magbigay. Naging experience ko po yan. Minsan nagulat ako eh. May kilala ako si Kaloy. Hindi niya tunay pangalan, no? Tago ko lang sa pangalan Kaloy. Nag-o-organ yun sa simbahan eh. Kumakanta, tapos nagki-keyboard sa simbahan. May ugali yun. Pagkatapos yung tumugtog, pupunta yun sa parking lot, magpapahinga, nakasandal sa kanyang sasakyan. Tapos may suki yun na limang street children. Siyempre, pagkatapos yung tumugtog, minsan inaabutan ng simbahan yan, inaabutan ng parish. Ang ginagawa niya, pagdating ng kanyang limang suki na street children, aabutan niya ng tigbe-20. So magkano yun? Times 5, 20 times 5, 2, 4, 6, 8, 100 pesos. At syempre, tontawa yung mga street children. Kuya, thank you ah, thank you. Minsan, kausap ko si Kaloy na sa parking lot kami. Lumapit yung street children. Ngumiti lang si Kuya Kaloy. Maya-maya, sabi lang, parang yung pinakapanganay dun sa lima, kasi matangkad siya eh. Kuya, may problema ka, no? Sabi naman ni Kaloy, paano mo nalaman? Kasi kuya, hindi ka nag-abot sa amin ng 20. Sabi ni Kaloy, oo, pasensya ka na, medyo wala ako ngayon kasi may biyahe pa ako, kailangan ko ng panggasolina. Kuya, no problem, sabi ng panganay. Umalis yung limang street children. Maya-maya, bumalik yung panganay. Yung pinakamatangkad sa grupo sa lima. Nag-abot, kuya, eto. Nag-abot ng 100. Aba, yung street children, sila naman tigbe-20. Inabutan si Kuya Kaloy. Ako naman, natulala. Tuya, sabi niya, ito.
Uy, sabi ni Kaloy, thank you, talagang kulang ang pero ko ngayon, kailangan ko to, babiyahe kasi ako eh. Kuya, no problem, bawi ka lang next time. Huwag ka mag-alala, pag nagkita ulit tayo, akong bahala sa inyo. Thank you, kuya. Kaya kung minsan kahit mahihirap, marunong magbigay eh. Kung tutuusin, walang taong hindi kayang magbigay. Hindi lang pera, pero yung pakikinig sa problema, giving your time, oras, pakikinig sa mga problema ng ibang tao, yun, pakinggan mo lang siya. Giving your time, giving your, kinocomfort mo yung tao, kaya mo yan, ine-encourage mo, may Diyos, no? Prayer sharing, dasal tayo, hingi tayo ng tulong sa Diyos, yan yung mga sinishare natin. Kaya't balikan po natin ang ating Bible verse. Magpakayaman sa mabuting gawa at maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Anong klaseng tulong ba ang dapat nating gawin? Well, unang-una, syempre, tulong espiritual, di ba? Financial, syempre, kailangan din po yun. Pero kailangan ng mga tao na, alin, ilapit natin sila sa ating Panginoon Diyos, kaya tulong espiritual. Proverbs chapter 19, verse 17, ang sabi po rito, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he, ang Diyos, will reward them for what they have done. Kaya walang mabuting gawa ang hindi dadaan ng walang gantimpala. Lahat ng ating mabuting gawa ay may katapat at katumbas na gantimpala. Maaaring ilan doon dito sa lupa, pero ang kabuuhan ng gantimpala yun, syempre, pagdating natin doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya balikan po natin yung letrato. Yung mabuting gawa, yung pagbibigay, pagiging bukas palad, yun ang hindi magawa ng mayaman si Divis, ng mayamang tao. Hindi siya nagkasala dahil sa mayaman siya, siya ay nagkasala dahil wala siyang ginawang mabuting bagay doon sa taong nangangailangan. Kitang-kita na niya na kailangan ng tulong, meron siyang kakayahan, meron siyang resources, meron siyang kayamanan. Sabi nga po ng Bible na binasa natin kanina, nung nagdadamit ng mayaman, araw-araw masagana ang kanyang kinakain, ngunit isang taong alam niya at nakikita niyang nangangailangan ng tulong, hindi man lang inabutan ng tulong. Minsan po yan ang naging kasalanan natin. Alam natin kailangan ng tulong, pero hindi natin ginagawa. Tawag dito ay sin of omission. Yung mabuting gawa na dapat natin ginawa, hindi natin nagawa. Yun na lang sabihin natin, may nakita tayong street children or street people, no? Minsan kasi ang hirap mag-abot din ko minsan, di ba? Pero dinidiscern din po natin yun. O, mag-abot tayo sa charity, mga charitable institutes. Ayan, para makasiguro tayo. Institute, ang pa ba? Simbahan. May inaabot naman po ng simbahan yon. Balikan ko mamaya yung mga street people. Ha? Mamaya na yun. Dito muna tayo. Ayan. Sabi nga po sa verse 25, siya ay nagpasasa. Ang lalim ng wikang Pilipino. No, kung hindi ko pa sinerge ito sa Google, hindi ko talaga mauunawaan talagang ibig sabihin at kahulugan ng nagpasasa. Ang nagpasasa pala ay satiate or indulge. Indulge. Busugin ng husto, yun ang ginawa niya. Diba? Humihingi siya ng tulong kay Abraham. No, isaw-saw man lang ni Lazo ang kanyang daliri. Dahil ako'y naghihirap dito sa apoy. Sabi niya, ngunit ang sagot ni Abraham, ikaw ay nagpasasa habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Yun palang ibig sabihin ng pasasa. Busugin ang gusto. Suyain. Magbundat. Mm-hmm. Sino kaya mga bundat dyan? Buti lang slim kami ni Sister Angelica. No? Magpakabundat. Magpakasawa. Magpakalabis. Palayawin or magpalayaw. Laki sa layaw, Jeprox. Nasa pintuan na niya, hindi pa niya nakikita at hindi pa inabutan kahit na meron siyang kakayahan na tumulong. Kaya pala inutos si San Pablo kay Timoteo, no? Utusan mo ang mga mayayaman sa material na bagay na maging bukas palad at tumulong sa kapwa. Buti pa yung mga aso eh. No? Kinakamusta si Lazaro. Musta yun. Buti pa yung mga aso may concern. Diba sa mga may alagang aso dyan sa ating mga tahanan, alam nila pag malungkot ka, minsan lalapit sa'yo yan. Naalala ko lang nung last month kasi yun eh, tinakbo ako sa hospital sa may bandang Quiapo.
Tumaas kasi yung BP ko. Sabi, bakit ako nahihilo? Hirap akong huminga. At umiikot yung paligid ko. So, upo muna ako. Sabi ko, dali mo nga ako sa hospital. At pagdating sa hospital, ang BP ko, 160 over 100. O sa iba, hindi mataas yun. Sa akin, mataas na ho yun. So, binigyan ako ng gamot, ganun. So, pag uwi ko ng bahay, sinalubong ako ng aso ko. At yung buong araw, yung gabing yun, hanggang kinabukasan ng hapon, hindi umalis sa aking kwarto at minsan tumatabi pa sa aking higaan. Ganun mga aso, sensitive. Buti pa ang aso, sensitibo. Yun mayaman, sensitibo ba siya? Nako po, hindi. Balikan natin yung picture ng mayaman. Asan na yun? Wala eh. Baka sarili? Nagpakasawa sa kung anong meron siya. Hindi man lang nag-share ng kahit konti. Sobra-sobra na ang kanyang kayamanan. Kaya paalala po sa atin, kung meron po tayong mga damit sa ating mga closet, sa ating mga aparador, na matagal na natin hindi sinusuot, malamang iba na po ang nagmay-ari noon. Na ibig sabihin, ibigay na po natin yan sa ibang tao. Siyempre, huwag naman po yung butas-butas o pulit-pulit, di ba? Pag may sakuna, may mga bagyo, ginagawa ko po yun. No? Inaabot ko sa kanila. Minsan nga pumasok sa isip ko, bakit second hand ang ibibigay ko? No? Bigay ko kaya brand new. Bili ako mga brand new na t-shirt. Binigay ko. Ang sarap pala sa puso, nakakataba ng puso. Kaya buti pa yung mga aso sensitive. Kaya pala dinidila ng aso ang kanyang mga sugat. Kasi po, ayon sa siyensya, ang mga aso ay pag dinidila ng sugat, it promotes healing kasi nagsisirculate yung dugo. At yung mga sugat, ang saliva ng aso, eto, asa na yun? Oops. Lumampas ako. Ayan. Ayan. Ang saliva ng aso contains an antibacterial enzyme na ang tawag ay lysomine. Tama ba ang pag-pronounce ko? Kaya pala, dinidilan ng aso ang sugat ni Lazaro. May concern na at gusto pa nilang gumaling ang kanyang sugat. Buti pa ang aso. Pero sa panahon natin ngayon, in modern science, to, hindi tayo basta-basta nagpapadila sa aso. Lalo na kung askal ho yan, di ba? Mahirap na. Baka may rabies pa ang makuha natin. And it stimulates the skin around the wound, which increases healing through the blood flow of the area ng sugat. So may concern ang aso at gustong gumaling. Unang 1, chapter 3, verse 17. Sabi rito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yun ang wala doon sa mayaman. Walang gawa. Hindi gumawa ng mabuti sa isang nangangailangan. Buti pa yung mga aso, gumawa ng kabutihan. Daig pa ng mga aso yung mayaman. Santiago chapter 4 verse 17, eto na po, yung sin of omission. Anyone then who knows the right thing to do, yet fails to do it, is guilty of sin. Alam niyang dapat gawin, hindi ginawa. Kaya po sa ating litrato, ayan naman po, magnilay-nilay tayo. Ang sarap ng buhay na mayaman at ito naghihirap. Buti pa yung aso, may nakain siya, wala. At kung titignan po natin yung context ng ating pong gospel for today na binasa ni Sister Angelica, yung context po ay pinatatamaan din ni Jesus ang mga Pariseo o yung mga Saduceo. Kung makikita po natin, verse 14, aakit po tayo pabalik, verse 14, nakalagay doon, the Pharisees who were lovers of money heard all these things and they ridiculed him. Aba, mahal nila ang pera. Sad to say, hindi natin pwedeng mahalin ang pera. Pwede natin mahalin dalawang bagay lang. Ang Diyos at kapwa. We cannot love money. Hindi po pwede yung ganun. Kasi kung sinong minamahal natin, kung minsan nagiging kamukha natin, di ba, mag-asawa o mag-boyfriend, mag-girlfriend, minsan pag matagal na nagsasama, pag tinignan mo, parang magkamukha silang dalawa. Mag-asawa, minsan pati yung buhok nila, di ba, yung tayo nila, after 10 years, tumataba na, halos pareho ng insura. May kilala nga ako, mahal na mahal niya ang kanyang aso eh. Joke lang po yun. Hindi ko masasabing kamukha niya aso. Pero pinatatamaan ni Jesus ang mga Saduceo, yung mga Pariseo, who were lovers of money.
Kaya pangalawang pagninilay po natin, wala rin sinabi si Jesus na masama ang pera. Ang pera mabuti, lalo kapag ito'y kinita sa mabuting pamamaraan. Yun nga lang, the Pharisees were lovers of money. Hindi nga natin pwedeng mahalin ang pera. Eh. Bakit po? Hindi man tayo pwedeng mahalin ng pera pabalik sa atin. No? Money cannot love us back. Only God and other people can love us back. Ang pwede lang natin mahalin, yun may kakayahan din na magmahal pabalik sa atin. Hindi pera yun. Kaya nga sabi po sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Wala pong sinabi money is the root of all evil. Maraming nagkakamali doon. Ang sinabi po sa Bible, the love of money. Again, hindi natin pwedeng mahalin ang pera. Pag minamahal natin ang pera, baka mamaya iba na ang minamahal natin. Hindi na Diyos, hindi na kapwa, kundi isang bagay na kung saan kuminsan nakakasira ng buhay ng tao. Kaya kuminsan yan, love of money, baka ganyan na tayo. Ibig sabihin lang po, huwag tayong sakim. Yan ang nangyari sa mayaman. Sakim, ayaw man lang mag-abot ng tulong kahit konti. Salmo chapter 41, blessed is the one who considers the poor. Konsiderasyon sa mga mahihirap. In the day of trouble, the Lord delivers him, the Lord protects him, and keeps him alive. He is called blessed in the land. Do not give him up to the will of his enemies. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness, you restore him to full health. Abay, pag tumutulong pala tayo sa kapwa, minsan naging daan yung para tayo tumanggap ng healing. Kaya, eto po yung litrato, humihingi na ng tulong yung mayaman. Bumaliktad na ang situation. Nandoon siya sa sinapupunan ni Abraham. At kapag sinabi po sa Bible na sinapupunan ni Abraham, ito po ay pagkaunawa ng mga tao nung panahon na yun ay isang place of comfort. Yung mayaman, yung mahirap nandoon, si Lazaro nandoon sa sinapupunan ni Abraham, at itong mahirap, itong mayaman naman ay nasa Hades, isang lugar na kung saan maghihirap ang mga tao. Anong hinihingi? Isang patak lang na tubig. Ngayon, siya naman po ang humihingi. May contrast. Umiba na ang kalagayan. Kung dati si Lazaro ang humihingi, hindi nabigyan, yun mayaman naman ngayon, humihingi, hindi rin mabigyan-bigyan. Kaya reflection po. Halimbawa, may nakita tayong isang street child or street person. Ito yung sasabi ko ninyo, itutuloy ko ngayon. Yan, halimbawa, batang maghihirap sa kalsada. Ang tanong, handa ba tayong tumulong or mag-share ng isang iabot ng ating kamay, mag-share ng helping hand? Alalahanin po natin, may sinabi ang ating Panginoon Jesus, truly I say to you, whatever you did to these little ones who are my brothers and sisters, you did it to me. Matthew chapter 25 verse 40. Ito po yung bahagi ng Bible na kung saan sinabi ni Jesus eh, nung nakikita mo akong nauuhaw, nagugutom, walang damit, may sakit, nasa kulungan, nag-abot ka ba ng tulong? At magtatanong ngayon yung mga alagad niya, Lord, kailan namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, walang masuot na damit, o nasa kulungan, o may sakit? Sumagot si Jesus, kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit kong lingkod, yun ang ginawa mo sa akin. Kaya kuminsan pag nakakita po tayo ng mahirap, honestly, kahit naman kuminsan ako, minsan judgmental tayo, pumapasok agad sa isip natin na sindikato, isusugal lang niya yan, no, ibibisyo lang niya, well, siguro tama din. No? Kaya kailangan din po ng discernment, pero hindi naman po lahat. Meron dyan iilan talaga, kailangan nila ng tulong. Mag-aabot kaya ho tayo ng tulong? Ayan po. Kung anong ginawa natin sa iba, parang ginawa natin kay Jesus. Pero kung tayo po yung mag-aabot ng tulong sa mga kabataan, sa mga street people, lalo na po sa mga taong lansangan, alalahanin po natin may batas po tayo sa Pilipinas. Ha? Kaya alam mo bang hindi dapat bigyan limos ang mga pamilya o batang naglilimos sa kalsada? O, bilisan po natin, fast forward.
sapagkat labag ito sa batas at may karampatang parusa. Ang tawag dito ay anti-mendicancy law. Noong 1987 pa po ito. Hindi pala dapat mag-abot ng tulong. Kaya po dapat kung mag-aabot po tayo ng tulong sa mga charitable institute. Pero kung minsan lagay, hindi mo maiwasan sa kalsada, mag-aabot ka ng tulong eh. Kaya pag ako nag-aabot ng tulong sa mga taong lansangan, siyempre tumitingin muna ako sa paligid. Baka mama, may law enforcement dyan, may law enforcer, mahuli ako, di ba? Kaya pag wala nakatingin, simple na lang. Kasi sabi ng Diyos eh, tulungan mo ang mga mahihirap. Siyempre, dinidiscern ko rin po. Minsan, pag lagi ako na sa isang lugar, halimbawa, simbahan dito sa Cubao, simbahan doon sa lugar na yon, minsan nakikilala ko na yung mga muka na nanlilimos eh. Minsan, inoobserbahan ko yan. Nakikita ko nagbibisyo, lilitan ko, ibibigay ko, o hindi ko nabibigyan. Pero pag nakikita ko na bibili ng pagkain, pupunta sa kariton, ipapakain sa mga anak, aba, ito yung mga dapat tulungan. Eh, lalo na kapag pumapasok ng simbahan, minsan nakikita ko, naghihirap, madungis ang suot, pero pumapasok ng simbahan, tatapusin ang buong misa, pagkatapos magmisa, hihingi ng tulong, ay inaabutan ko yung mga ganyan. Bakit? Inuuna niya ang Diyos. Ayoko matulad dun sa mayaman, na kung saan hihingi ako ng kahit patak na tubig, hindi pa ako mabigyan. Kaya tumulong po tayo. Pangatlong pagninilay, not everything that is legal is moral. Oo, batas po yan. Kaya lang, yun nga, sabi po natin, mag-discern. Anong ibig sabihin po ng not everything that is legal is moral? Bigay po tayo ipapang example. Sa ibang bansa, legal ang abortion. Pero ang tanong, moral ba iyon? Sa ating pong bansa, illegal mag-abot ng limos sa mga naglilimos sa kalsada. Pero meron din po tayong moral obligation na tulungan sila. Unang-una, ilapit sa Diyos. Pangalawa, bigyan ng productive life. Maging productive po sila. Teach them to become productive. Pangatlo, kung talagang kailangan, abutan natin ng tulong. Kung pwede, pagkain. Nalala ko lang kung minsan nag-abot ako ng tulong sa isang batang lansangan. Kumakain ako ng French fries. Humingi sa akin, binigay ko yung French fries. Aba, umalis. Nag-thank you siya, umalis. Hindi man lang kinain. Ngayon, lumikot ang pag-iisip ko, sinundan ko. Parang isang kanto yung ninakad niya eh. Pumunta siya sa kariton, may dalawang babaeng maliit, siguro kapatid niya, nakaupo sa kariton. Pag-upo niya, inabot niya ang French fries, sinubuan yung siguro kapatid niya, yung pangalawang babae, sinubuan din niya, saka siya sumubo. Wow, sabi ko, ang bait naman ng batang yun. Mas may concern pa siya sa kanya mga kapatid kaysa sa sarili niya. Ako naman ang nahiya sa sarili ko. Bakit? Kasi pang inabot ko, tira-tirang French fries. Sana man lang inabutan ko ng brand new, buong-buo, bagong bili at mainit pa. Kaso tira pa, yung tira pa ang binigay ko. Well, at least nagbigay ako. At simula nun, parang sinabi ko rin po sa sarili ko, kung mag-aabot ako ng pagkain, sisiguraduhin ko, brand new, bagong bili ang pagkain. Nagawa ko kuminsan yun. Again, ang sarap sa pakiramdam, nakakataba ng puso. Maliit lang na hamburger, pero tuwan-tuwa yung bata. Bakit po? Bihira makatikim ng hamburger yun. Again, not everything that is legal is moral. Ang tanong, tumulong ka ba? Ayuda. Importante yung tulong. Marami ang nangangailangan ng tulong dyan. Sabi nga ni Mother Teresa, never worry about numbers. Oo, marami nangangailangan ng tulong. Pero huwag po natin alalahanin kung gaano karami mga yun. Malilito ho tayo. Anong sabi ni Mother Teresa? Saint Mother Teresa, help one person at a time. Isa-isa lang muna. And always start with the person nearest you. Magsimula ka, tumulong, paisa-isa muna, at yung taong nangangailangan ng tulong na pinakamalapit sa iyo. Ang ganda ng wisdom ni Saint Mother Teresa, no? Never worry about numbers. Help one person at a time. And start. Always start with the person nearest you. Zoom in na natin yan. Help one person at a time. Ang importante, tumulong. Yun ang wala
sa mayaman na si Divis. Andoon na yung pagkakataon. Pinalipas niya ang pagkakataon na siya'y makagawa ng mabuti. Sabi po ng ating katekismo, Katekism, paragraph 2462, turong katekismo. Giving alms to the poor is a witness to fraternal charity. It is also a work of justice pleasing to God. Kalugod-lugod sa Diyos. Gusto po natin maging kalugod-lugod sa Diyos? Alalahanin po natin yung pagsimula ko kanina. AFP, almsgiving, fasting, prayer. Focus tayo sa almsgiving. Konting abot ng tulong lang sa mga nangangailangan. Kalugod-lugod na po tayo sa Diyos. Kaya question, kung ikaw yan, handa ka na bang mag-abot ng tulong? Ikaw lang ang pwedeng sumugot niyan. Sana sa pagkakataon na tayo po'y pumapasyal, nasa biyahe, nasa mall, at may pagkakataon na mag-abot ng tulong, lalahanin natin, kumakatok ang Diyos sa puso natin, anak, mag-abot ka naman ng konting tulong. Nandyan ako. Sana po yun ang makita natin kapag may nakakasalubong tayong mga street people, naghihirap. Oo, kuminsan kailangan natin i-discern, pero hanggat maaari, pag na-discern natin na dapat bigyan, abutan natin. Tayo po yung manalangin. Sa kanyang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit po kami sa iyo. At sa mga pagkakataon po na kami naging sakim, makasarili, naglabis, nagpakabundat, naging bulag sa pangangailangan ng iba, hinihiling po namin, Diyos, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Sa aming mga pagkukulang, patawarin mo po kami. At turuan mo po kami, Panginoon Diyos, maging bukas palad. Tumulong sa kapwa. Tumulong sa mga nangangailangan. At madalas po, Panginoon, ang mga nangangailangan na iyon ay nasa mismong pamilya namin. Minsan nakakalimutan namin. Tumulong kay nanay, kay tatay, sa asawa ko, sa mga anak. Minsan hinahayaan ko lang sa kusina. Pag inuutusan ako, nagdadabog pa, galit, nagtataas ng boses. Sana Lord, mamulat kami. Mamulat kami na ang aming mga salita, mga salitang lumalabas sa aming mga labi ay nakakatulong din po. At kuminsan, nagpapabigat ng loobin. Kapag masama ang mga salitang lumalabas sa aming mga labi, sa aming mga bibig, alam ko, Lord, alam namin, mabigat ito sa loob ng mga nakakarinig. Kaya pati aming mga salita, Panginoon Diyos, baguhin niyo po. Ganun din po sa aming paglalakbay, pag may nakasalubong po kami nangangailangan ng tulong. Sana, Panginoon Diyos, maalala po namin mag-abot ng kahit konting tulong. Kung hindi man pera, pagkain, damit, o kahit isang simpleng ngiti, kung talagang wala, sabihin lang namin, pasensya na po sa susunod pagbalik ko. Opo, Panginoon, maging bukas palad ang bawat isa sa amin. Tulad mo, O Diyos, na nagbigay, unang nagbigay, nawa, sundan namin ang iyong mga yapa. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, amin dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Sa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Amen. Ang ganda naman ng ano, message ni Lord ngayong gabi. Alam niyo po, habang nasasalita si Brother Francis, nagtitake notes ako. Tapos yung tungkol sa pagbibigay, kasi kanina tinatanong niyo,
yung tungkol sa batas na talagang, sa batas natin Pilipinas, bawal talagang magbigay sa pulubi, di po ba? Kasi di ba, yan po yung pinagsisimulan ng mga sindikato eh. Di po ba? Pero, yung sinabi nyo kanina na, eh, bawal pala magbigay ng limos dito sa pulubi sa Pilipinas, pero yung abortion, ina-approve sa ibang bansa. Di po ba? Bakit ganun? Di po ba? Oh. Balik na talaga mga isip ng tao ngayon. Oo nga, hindi nga. Oo nga, bakit kaya gano'n, no? Tapos, minsan pa kasi, yung pag, kasi kamukha ko ngayon, mahal na araw, yung sinasabi nyo nga na, ano ko lang ha, dadagdag, ano ko lang, isusupport ko lang yung mga sinabi nyo na, sige po. Pag nagbibigay pala tayo, hindi dapat tira-tira. Tama yan. Tama yan, di ba? Oh. Tama yan. Kasi nasubukan ko din po na, noon, nagbibigay ako, kung ano nang sobra. Pero ang sarap pala, pag yung binibigay mo, brand new. Ay, oo. Oh, oh. Ay, ang sarap. Iba yung pakiramdam. Oo. Hindi ka mukha nun na, ay, bibigyan ko na to kasi ito yung sobra, ito hindi ko na ko to kailangan. Pero pag bibigyan mo pala isang kapwa mo na yung talagang bago, na imbis na gamitin mo sa sarili mo, bibigyan mo sa kanya, iba po pala talaga yung feeling nun. Napakasarap. Di po ba? Meron pa yun, Sister Angelica. Ano yan? Pag fundraising, minsan inaabot natin na pagkain, dilatang sardinas, no? Oo. Minsan naman corn beef ang iabot natin, no? Oo, oh, ano, corn beef naman. Puro sardinas. Puro sardinas eh, walang kamatay ang sardinas eh. May iba naman, corn beef naman. Corn beef naman. Oh, tapos yung pa nga yung ano, yung halimbawa naman, tiko ako naman ang tatanungin niyo, yung nga yung batas sa kokontra yung batas tsaka yung sa Panginoon. Sa akin naman, personally, ang ano ko dyan, kung magbibigay ka sa pulubi, sa akin magbigay. Kasi, minsan nga, piso na nga lang bibigay mo, titignan mo pa, ulang-ulang, ang pae. Di ba? Di ba, minsan pumunta ka palengke, may kakalabit sa'yo, minsan titignan mo pa, ulang-ulang, wow, pag nakita mo, malakas-lakas to, hindi mo bibigyan eh. Siguro, ang technique na lang po doon, kapag may lumalapit sa atin na pulubi, isipin na lang natin na si Kristo yun nagbabalat kayo na lumalapit sa atin. Di po ba? Oo. May experience ako sa ganyan si Angelica eh. Siga siya eh. Tagal na yun. Humihingi sa akin. Sabi sa akin, pre, pangyong 20. Siyempre, baka mamaya tusukin ako or what. Eh, sabi ko, sandali lang. So, kumuha ako ng 20. Nung iaabot ko na sa kanya, sabi ko, pero boss, sa susunod, bakit hindi mo subukan lumapit kay Lord? Napatingin sa akin na parang lumuluha, gustong lumuha, gustong umiyak. Inabot ko yung 20, umalis na ako. Bahala na si Lord doon. Oo, meron talaga lumalapit. Ganun, may presyo. Oo, may presyo. Saka ano pa, tad-tad ng tato. Maiilang ka talaga. And then, kung di naman pera, minsan magdala ka lang sa bag mo ng biskuit. Pwede rin yung mga pagkain. Pag, imbis sa pera, pagkain na, bigay mo. Kasi nga, yung iba, binibili ng mga rugby, pinang-aano, oh, yun, di ba, mga kabataan. Kaya minsan talaga, sinusundan ko yung mga binibigyan ko para malaman ko. Loko. Nag-ano pa pala kayo, nag-NDA pa kayo, sinusundan nyo talaga. Oo, binibigyan ko talaga yung ganyan. Pag may oras ako, maluwag oras ko, talagang gusto ko malaman saan nyo ba ginagamit yan. Kasi sagutin din natin kay Lord yun eh. Baka may inaabutan natin, tapos sama-sama ginagawa, para na rin tayong accessory to the crime. Pero kung isipin nyo, no, bakit pagdating sa pagbibigay, hirap na hirap ang mga ibang tao, minsan tayo, no, narasan natin niya, na magbigay. Pero pag sa bisyo, pag sa sigarilyo, magkano sigarilyo ngayon? Oh. Pero pag magbibigay niya kahit bisyo lang, lang siya, oh, di ba? Pag sa mga bagay na walang kwenta, ang bilis natin magbigay ng pera. Pero pag may lumalapit sa atin ng humingi ng tulong, lagi tayo nag-iisip. Hindi po ba? Tsaka, di ba sabi nga po ni Lord, ang masigitan na dapat natin tulungan yung mga hindi nakakagante. Yun. At saka sabi ni Lord, na imbitahin mo sila pag meron kang salo-salo. Oo, imbitahin. Yung mga pilay, bulag, yung mga taong mahihirap, yung hindi kayang ibalik yung binigay mo sa kanila. Oo, yun dito. Oo, kasi ang kasi nga, pagka nagantihan ka, no, ba, tinulungan mo, tapos nakaganti sa'yo, na-receive na natin yung ating reward. Oo, na-receive na. Ayan, bayad ka na, sabi nga. Mm-hmm. Yung hindi makakagante, ang reward, na kay God, siya yung nakakakita eh. Di po ba? Yan, oo. Yung mga talagang walang-wala sa buhay, hindi talagang umaasa lang sa iba.
Yung talagang honest din na umaasa sa iba, yun honest lang ha, hindi yun aasa sa iba dahil may bisyo, iba naman yun. Pero alam nyo, minsan isipin nyo, no, ano ba mas maganda, yung magbigay o yung makatanggap? Halimbawa, ikaw gusto mo, ikaw yung pulube o ikaw yung nagbibigay? Di po ba, minsan isipin din natin yun eh, na meron tayong maibibigay, so na-bless tayo ni Lord, dapat gamitin natin yung blessing na yun, i-share sa iba. Mm. Anong verse ba yun? Nasa Acts yun eh. Acts of the Apostles. Kung Bible po ang babasahin natin, ang sabi doon, it is more blessed to give than to receive. Oo, mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap. Oo. Ayan yata ang paboritong verse ng mga boksingero. It's better to give, no, than to receive. Pero ano ah, ayun, napag-usapan natin yung tungkol sa pagbibigay. Pero itong mayaman at si Lazaro, ano ako eh, naiintriga ako dito sa isang kwento. Gusto ko bigyan mo ako ng ano eh, paliwanag eh. Na, di ba meron dito, kinausap ni, nung mayaman, si Abraham, sabi niya, inutusan niya na si Lazaro papuntahin doon sa bahay ng tatay niya. At meron pa siyang limang kapatid para sabihin na, uy, magbago na kayo. Kasi mahirap dito sa Hades, di ba? O sa impyerno. Hades. Mm. O, di ba? Parang sa buhay din natin ngayon. Kinakailangan pa ba nating kumbaga parang nagpapakita na ng halimbawa itong mayaman eh, na talagang totoong may impyerno. So parang tayo, kailangan pa bang mapunta tayo sa kalagayan ng mayaman bago tayo magbago? Di ba parang nagbibigay ng warning? Yes, warning na ho yan. Hindi lang po warning, no? Paalala, no? Babala, at para mamulat tayo, kaya kuminsan ang Diyos nagpapahintulat ang Diyos sa mga matinding problema eh. Yung mga mabibigat na problema, pinapayagan ng Diyos yan para parang warning na rin sa atin eh. Warning na, sige anak ha, pag hindi ka sabihin natin hindi ka magpakatino, mas malala pa ang mangyayari sa iyo diyan. Kaya kuminsan pinahihintulutan ng Diyos eh. Kasi nga ang parang dinescribe yung impyerno na kasi siya kahit ano ba yun, yung sausaw lang patak sa tubig. Oo, ganun kainit. Ganun kainit at ganun lang kakonti ang hinihingi niya. Kukonti nga sapat lang eh. Para sa kanya yun. Patak lang, oo. Kasi sa Bible po yata, ang daming beses na dinescribe ko anong itsura ng impyerno. Pero ang langit, ano bang pananaw yung sa langit? Kasi nga sabi, impyerno, may apoy, mga hindi namamatay na uod. Eh sa langit po kaya, ano po ninyo? Langit? Ang hirap i-explain. Pero basta, pag langit, pag sabi mong langit, andyan ang Diyos. Pag andyan ang Diyos, nandyan ang lahat. Pero ano po, may nabasa ako sa Korinto. Siguro nabasa niyo rin to, na sabi doon, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, di pa sumagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Siguro yun ang langit. Oo, sikreto eh, no? Pero, sikreto, parang may surprise. Parang ano yun eh, hindi pa nakikita kung gaano kaganda ang nakahanda. No? Parang wala yun, gaano kaganda ang nakahanda. No? Parang hindi nakita dito sa mundo. Oo, hindi pa natin ma-describe kung gaano kaganda ang nakahanda para sa atin. Mm-hmm. Kaya, pero may nakahanda sa mga nagmamahal sa Kanya. Pero siguro paalala din sa atin ng Panginoon na pag gumagawa tayo ng mabuti, dapat hindi natin pinupuri yung sarili natin. Yun, diba? Oo. Hindi dapat pinupo sa social media. Oo, hindi dapat pinupo sa social media. Hindi na bali iba ang mag-post. Hindi na, hindi bali iba ang nakakita sa mag-post mo sa sarili. Oo, pero kung ikaw, hindi man ako. Kasi nga ano eh, lahat naman ng kabutihan na nagagawa natin, lidya ng Holy Spirit eh. Di po ba? Diyos na ang bahala sa atin. Kahit wala makakita, makikita ni Lord yun. Tsaka yun nga po, yung tungkol sa mayaman at kay Lazaro, parang sinasabi sa atin ng mabuting balita na kahit anong yaman na meron tayo, pahiram lang yun. Hindi atin yun. Hindi, kasi nangyayari na ang kinatin eh. Di ba, pinaghirapan ko to, akin to. Pero kung tutusin, wala naman tayo lahat, di ba? Wala tayo pagmamayari sa mundong to. Hinihiram lang lahat. Pag namatay tayo, tingnan mo yung mayaman, walang nadala. Di ba? parang yung ano, talinghaga nung mayamang hangal. Oo. Di ba?
Nakakala niya porque marami na siyang ani eh. Okay na, sige na, pwede na, hindi na magtatrabaho. Pero nandun po yung katotohanan na bakit may mga mayayaman, mga sikat na tao, pero nagpapakamatay pa rin. Oh, do ibig sabihin, hindi pala pera talaga ang ano, ang nakakapagpaligaya sa tao. Buti pa nga yung mga mahihirap ko minsan eh, di ba? Walang-wala na nga, pero kung gustong mabuhay, kung sino pa yung mga kayaman, sila pa yung... Pero, hindi naman, yung sabi nyo nga, hindi naman talaga masama ang mayaman at sino ba namang ayaw yumaman. Kaya alam, totoo talaga, napakahirap makapasok ang isang mayaman sa langit. Di po ba, napakahirap? Kasi may attachment talaga dun eh. May attachment, saka ano, magiging dalawa na yun, parang... Sabi kasi sa Bible, hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera eh. Oo, mamimili ka lang talaga isa. Parang magiging Diyos mo na ang pera nun eh. Mm-hmm. Tsaka ano, isipin na lang natin na yung pera, ano eh, kasi pag sinabi natin mayaman, pera munang pumapasok. Pero kasi tutuusin, ang totoong kayamanan ay nasa Diyos eh. Di po ba? Kasi siya rin may-ari ng lahat eh. Actually, yung time lang eh. Di ba yung sabi nga, time is gold? Yung oras lang, ano na yun eh, kayamanan na yun, binibigay sa ating oras ng Diyos. Kayamanan na yun eh. Di po ba? Kung tutusin, kahit di ka mayaman sa pera, pero mayaman ka sa kapayapaan, mayaman ka sa pagtulong sa kapwa, eh higit pa ka ikaw sa milyonaryo. Meron pa yan. Di ba, Francis, Brother Francis, mayaman tayo? Oy, mayaman na mayaman. Ako, mayaman ako. Aantinin ko yun. Mayaman talaga ako. Mayaman din ako. Isa lang ang ama natin. Isa lang ang ama natin sa langit. Kaya pareho tayo mayaman. Mayaman diba? Talaga. Oo. At kaya nga sasabihin ko, si God hindi siya unfair. Kaya pasabihin nila, bakit yung isa mahirap? Ako may, ano, ay isa mayaman, ako mahirap. Hindi God, hindi fair, hindi unfair si God eh. Kasi ang kayamanan, ibinibigay niya, hindi in a form of material things eh. Oo. Diba? Pag pinag-usapan yung tungkol sa kahirapan, sis, naranasan ko yun eh. Dumating ang punto sa buhay ko na pisong candy hindi ko mabili ang aking anak. Nakatingin sa tindahan, hinihila ko siya. Batang bunso ko, babae na maliit. Ang sakit sa dibdib, ang sakit sa loob ko. Piso na candy, hindi ko maibigay. Pinapautang na nga sa akin, ayoko rin umutang. Dumating yung punto sa ganon, pero ang kagandahan lang dito, kahit walang-wala kami, masaya ang pamilya ko, buo, ilaga away-away. Marami akong kaibigan, mayaman ako sa kaibigan. Noong time na yun, mayaman din sa utang. Pero nababayaran naman paunti-unti. Pero ngayong nakilala na natin ang Diyos, yung kayamanan talaga natin, ang Diyos. Kumbaga parang mawala na yung lahat, wag lang yung Diyos. Di po ba? Ayun. Parang nabalik lang sa alaala ko si Hope eh. Di ba si Hope, nasa kanya lahat yung kayamanan? Tapos nawala. Nawala. Pero di ba hindi naman siya nagbago? Sabi niya, ikaw nagbigay, ikaw din bumawi. Sabi niya sa Diyos. The Lord gives and the Lord takes. Oo, and the Lord takes. Kaya masaya. The Lord gives back. Sineshare lang natin sa mga tao na masaya talaga pag ang Diyos na inuuna mo eh. Nandun talaga yung kayamanan. Kasi yung kayamanan na yun hanggang sa kabilang buhay. Di po ba? Hanggang sa kabilang buhay yun. Walang katapusan yun. Yung yaman na yun eh. Amen? Oo. Hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Haharapin natin yun, yung kabilang buhay. So, bilang pangwakas po na mensahe, ano po yung gusto niyong iiwan sa gabing ito? Ayun, binasa natin kanina, sa mga mayayaman na nakikinig ngayon, maging bukas palad, tumulong sa mga nangangailangan. At sa mga naghihirap ngayon, huwag mag-aalala, no? Huwag magagalit, huwag maiinis. No? Kumapit lang sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Huwag natin sisisihin ang Diyos kung bakit naghihirap tayo. Ako, naranasan ko huyan, hindi ko sinisi ang Diyos, kumapit lang ako sa Kanya. Oo, may punto na dumating sa buhay ko, ginutom kami, pero at least man lang, after that, unti-unting umahon ang aking pamilya. Ang Diyos mapagpala, magtiwala lang tayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan. At tayo mga mayayaman, huwag magyabang. Kuminsan mag-aabot lang ng tulong, nagagahit pa, sinesermonan pa, huwag naman sanang ganyan. At tayo mga mahihirap, tayong mga mahihirap, no? Naranasan ko kasi, at mga mahihirap naman po, huwag natin abusuhin, di ba? Huwag din tayo maging abusado. Gumawa rin tayo ng paraan para magkaroon din po tayo ng sariling pagkakakitaan.
humingi tayo ng tulong sa Diyos, andyan ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Amen. So maraming maraming salamat, Brother Francis. Sa uulitin na sa matop. Hindi po, sis. Oo. Oo, alam ko naman, lagi kang available pag kay Lord eh. Thank you, ha? Ay, salamat din po at magandang gabi po sa atin lahat. God bless po sa atin lahat. Amen. So, yan po si Brother Francis Irinio. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming salamat po muli sa pagpapaalala mo po sa amin na ang kayamanan ay mula sa Diyos at ang Diyos mismo. Ngayon, Panginoon, turuan mo kami na maging bukas palad sa aming kapwa. Kahit hindi po ito in a form of money, yung aming pong time, skills, pwede po namin maibahagi sa aming kapwa. Ama, sa mga oras na ito, batid mo po ang nilalaman ng aming puso. Alam mo po, Panginoon, ang mga pagsubok na hinaharap po namin. Alam mo po kung saan kami mayaman. Ito ba'y sa bisyo o kung ano man. Pero higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kaming maging mayaman sa pag-ibig namin sa iyo. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na may karamdaman. Si Brother Boy Abelia, si Brother Danny Dayaw, mga kapatid namin na sa banig ng karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo sila, Panginoon, according to your will. At kahit ano pong karamdaman ang mayroong kami ngayon, idinadalangin namin sa iyo, Panginoon. Idinalapit namin sa iyo, Panginoon, sapagkat nananalig kami na ikaw isang Diyos na magpagaling. Matigit sa lahat, sa mga oras sa ito, O Lord, magpagaling po kayo spiritually. Magpagaling po kayo spiritually sa aming mga kahinaan, kasalanan mayroong kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, bigyan mo po kami ng discernment to follow your will, my Lord. At of course, dadalangin namin ang aming bansang Pilipinas. Nawa, yung mga korupsyon sa aming gobyerno. Alam namin hindi agad ito mawawala. Pero hipuin mo ang mga taong ito upang isipin na ang kayamanan sa pagtulong, sa paglilingkod sa mga mamamayan, ang kanilang unahin kaysa sa kanilang mga pansariling pangarap, pera, tungkol sa pera, maging gan sa pera, Panginoon. At gayon din, ang buong mundo, dinadalangin namin, Panginoon, maraming kapos, maraming naghihirap, materially, physically, pati spiritually, Panginoon, lahat kami naghihirap, lalo na kung kami ay patuloy pa rin sa aming mga pagkakamay, pagkakasala. At Panginoon, naniniwala kami na ang kayamanan mula sa karunungan sa iyo, Panginoon, ang kayamanan mula sa mga bunga ng Banal na Espiritu ay pagkaloob mo po sa amin. Kinalangin namin ang buong pamilya. Ang pamilya namin, ang pamilya ni Brother Francis, pamilya ko, pamilya ni Brother Tan, Brother Faustino de Guzman, Crisostomo, at lahat pa po ng mga pamilya na patuloy na nagkakaroon ng problema sa pera, sa pamilya nila. Lord, isip din sa kanila ang satisfaction, ang pagpapasalamat, Panginoon. Ang pagpapasalamat, yan po ang pinakamahalaga na kayamanan na may babalik namin sa iyo, Panginoon, na magpasalamat sa anong kung meron kami at magpagsalamat namin ito, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pinutulis sa tukso at hiyadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So maraming maraming pong salamat sa Panginoon, una sa lahat, sa biyaya niya at pagpapaalala sa atin na hindi ang kayamanan sa mundo ang totoong sukatan ng contentment, ng kaligayahan, kundi yung magkaroon tayo ng kayamanan sa Diyos, yung pagtulong. The more na may pera ka, gamitin mo, kaibigin, kaibaganin mo yung pera mo para itulong yan sa kapwa. Masarap tumulong sa kapwa, lalo na kung na-bless ka ni Lord, no? Huwag yung puro atin-atin, no? Hindi dapat ganun. Dapat kung anong meron ka, kung tutusin nga, no? Eh, pahabol ko lang, no? Alam niyo ba na isang karunungan o isang wisdom, yung ikaw na mismo ang nag-iisip na ano bang may tutulong ko sa kapwa ko ngayong araw na ito? Amen? Kapag, huwag mo na hintayin.
na yung tulong ang lumalapit sa iyo o yung taong humihingi ng tulong. Ikaw na yung mismong maghanap kung ano yung maitutulong sa kapwa mo. And that's wisdom, sabi ng Diyos. Karunungan yan mula sa Panginoon. Amen? So, ang Word of God po ay Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. At pag Sunday po ay alas 3 ng hapon. So, nag-iiba lang po tayo ng oras kapag depende, kamukha ni brother. No? O kaya ako, minsan meron akong hindi ako pwede sa alas 8. Yan, nag-a-adjust po tayo na oras. Pero everyday po, meron po tayong Word of God bilang pagkain spiritual natin. At ang Facebook live na ito ay noong pa 2019. At salamat sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito, ginagamit niya ang Facebook. No? So, wala na tayong dahilan, no? Kahit anong ginagawa natin, pwede tayo makarinig ng mabuting balita bilang pagkain spiritual natin. Amen. So, pakishare na lang po itong Thursday Gospel bilang pagsunod sa ating Great Commission mula sa Mateo chapter 29 verse 19 na kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ang buong bansa. Bautismuhin niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. O, di ba? Every day, nung dito, nandito ang Panginoong Jesus, wala siyang ginawa kundi ipalaganap ang mabuting balita. E tayo, kayang-kaya yan, di ba? Isang click lang, pwede mo nang i-share to gospel na to para yung Facebook friends mo na makarinig din siya ng mabuting balita. Diba? Dapat ang salita ng Diyos ang nagpa-viral. No? Sa dami na ng problema sa mundo, dapat nakita na nakakarinig ng good news. Amen? So, kung ipagkakalob ni Lord ang March 1 na, 2024, sama-sama tayo magnilay ng Friday Gospel, alas 8 po ng gabi. Amen? Maraming maraming po salamat, and to God be the glory.